Gusto mo bang pasunurin ang taong iyong karelasyon o ang iyong minamahal? Kung oo, please continue watching. And hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo, no? And sa araw na ito ay ituturo natin sa inyo ang simpleng pamamaraan o simpleng gabay na posibleng makakatulong sa atin. And bago ang lahat, gusto ko lang magdi-disclaimer, no, sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganito o hindi gusto sa video ng ganito, please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto niyo, no, dahil ang video na ito is para lamang sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ayun na nga, gusto mo bang pasunurin ang iyong asawa, iyong karelasyon o kahit LDR? Kahit hindi pa kayo nagkikita, LDR kayo, and pwede mo itong gagawin kahit sa iyong anak, hindi ito pwede sa ibang tao na walang relasyon sa iyo. Pwede mo ito gagawin sa iyong mga anak, sa iyong kapatid, o sa iyong asawa, at sa iyong jowa na kahit LDR pa kayo. And bago natin ito gagawin, kailangan natin ng materials, no? Yes po, kailangan natin ng materials. Una, kukuha tayo ng lalagyan. Ito, maliit lang yung aking lalagyan. Pero kailangan mas malaki pa nito, no? O meron kayong garapon dyan. Yan ang inyong kukunin. Huwag lang ganito na baso kasi maliit lang ang ating baso. And sibuyas. Kung meron kayong pulang sibuyas o kahit anong sibuyas, basta ito ay sibuyas, pwede na rin. And kailangan natin ng tatlong pin, kahit karayom o kahit may ulo na pin, kailangan natin ng tatlong pin at asukal. Wala lang akong asukal at saka pin dito, no. Ito lang muna ang aking pinapakita, ang sibuyas at lalagyan. And ayun na nga, bago natin ito gagawin, lagi ko itong sinasabi, kailangan kapag gagawa tayo nito, is kailangan positibo tayo, no, and think positive na ikiklaim natin sa ating sarili na ito ay matutupad, and kailangan may lubos tayong paniniwala, kasi kapag gumagawa ka nito and hindi ka sigurado, is hindi ito tatalab, no, kailangan isigurado kasi yung ginagawa na hindi pwede na magpantasya ka lang o gusto mo lang mag-try and then wala sa iyong isip at wala sa iyong puso, no, kailangan is galing talaga sa iyong puso ang iyong mga kahilingan. And ayun na nga guys, bago, paano natin ito gagawin? Simple lang, kukuha ka ng panulat o kahit ballpen or kahit pin na lang, kasi kapag ballpen ang ating gagamitin, hindi ito magtitinta, no. Kukuha tayo kahit yung pin na gagamitin natin, isulat natin ang pangalan ng 7 beses ng taong gagawa natin, no. Paikot mo dito sa sibuyas, pangalan at apelyido ng taong gagawan mo. Again, pangalan at apelyido ng taong gagawan mo, isulat mo ng 7 beses dito sa paikot ng sibuyas. Iikot mo lang, isulat mo ng 7 beses ang pangalan at apelyido ng taong gagawan mo. And habang nagsusulat ka sa pangalan at apelyido niya, is hilingin mo na kung ano ang gusto mong mangyari sa kanya. Hilingin mo na ang pagbabago na maging sunod-sunuran na siya sa'yo, o kung babae man siya, hindi na siya bababae sa sugal, sa games, o kahit na ano, kung ano man ang gusto mong hilingin, at lubos-lubusin mo na ang iyong paghihiling dito, no, habang nagsusulat ka. And ayun na nga, pagkatapos nito, kung magtatanong ka, pagkatapos isulat ang pangalan at apelyido ng 7 BCCs, ano ang aming gagawin? Kunin mo yung pin, na tatlong pin natin, magwiwis ka sa isang pin bago mo itusok dito sa ating sibuyas, no? Bago mo, banggitin mo ang pangalan ng taong ginawan mo, pangalan at apelyido at hiling na sana magbago ka, pangalan, apelyido, magbago ka na, maging sunod-sunuran ka na sa akin, hindi ka nagagawa ng ganito, ganyan, o ikaw na bahala magdagdag kung ano pa ang gusto mong gagawin, no? Tapos, itusok mo dito sa
sa sibuyas, and kunin mo na naman ang isang pin, ang pangalawang pin, at magwiwis ka sa pin, pangalan niya, apelyedo, yung hiling, magbago ka na, ganito, ganyan, ikaw na bahala kung ano ang gusto mong iwis o gustong ano ang gusto mong magbago sa kanya, and itusok mo dito, itusok mo din sa sibuyas. And pangatlong pin, kunin mo rin, magwiwis ka na naman, pangalan niya, apelyedo, hiling na magbago ka na, ganito, ganyan, o ano, ikaw na ang bahala magwiwis kung ano ang gusto mong hilingin, na ano ang gusto mong mabago sa kanya, at maging sunod-sunura na siya, no, at hindi na maging matigas ang kanyang ulo. And kailangan talaga igaling sa iyong pusa ang iyong hinihiling, no, kung ikaw ay nasistress na sa iyong karelasyon. And pagkatapos niyan, ano ang ating gagawin pagkatapos ng ating sibuyas at pagtusok ng ating pin? Ilalagay natin sa ating lalagyan. Ayan, hindi magkasya, kailangan medyo malaki ang ating lalagyan. And kukunin mo yung asukal natin at ibuhos mo dito sa, kailangan talaga is medyo malaki, no, ang ating lalagyan na mapasok ang ating sibuyas, at lalagyan mo ito ng asukal, mapaputi man yan o brown sugar, walang problema, kahit anong asukal, pwede na. And then, pagkatapos nito, anong araw, anong oras natin ito gagawin, sis? Gagawin natin ito ng Tuesday or Friday lang. Pili ka lang sa araw, pili ka lang sa araw kung anong gusto mong araw o anong araw na free ka. Tuesday or Friday lang, at gagawin natin ito tuwing umaga. And pagkatapos nito, sis, ano ang dapat namin gawin kapag matapos na ito? Itago mo ito na walang sino mang makakakita, no? Kailangan ikaw lang nakakaalam at hindi mo ito ipagsasabi. Kailangan ilagay mo ito sa ilalim ng iyong kama. Kung hindi ito makikita, ilagay mo ito sa ilalim ng iyong kama, or nag-aalangan ka dahil baka may makakita sa ilalim ng iyong kama, ilagay mo na lang ito sa ibabaw na medyo ano siya, na hindi makikita, o ilagay mo ito sa ibabaw ng iyong aparador na hindi, na wala talagang makakakita kahit na anak mo o asawa mo. Kailangan ikaw lang talaga at sikreto lang ito, no? And pag kinabukasan, kunin mo ito, kinabukasan, pagkabukas, maghihiling ka na naman ito, no? Kung ano yung hiniling mo nung ginawa mo ito, yun pa rin ang hihilingin mo, no? Hanggang unti-unti na mababago ang iyong karelasyon, no? O ang taong iyong ginawa nito, no? And ayun na nga, guys, sana ay makatulong ito sa inyo, and good luck, and don't forget to subscribe to my channel, and salamat sa inyo, bye bye everyone.